today's video, samahan nyo ako na buuin natin tong 3D puzzling Eiffel Tower. So, bukod kasi kay Doraemon, so meron pa akong isang collections. So, yun ay yung Eiffel Tower. So, meron ako dito na dati na nabuo. So, papakita ko sa inyo. Meron ako dito na nabuo na Eiffel Tower. Ito siya. Look at that. Yan. Diba? Medyo matagal ko din itong binuo noon eh. So, gift to sa akin nung brother ko. Nung dati. Diba? Tsaka yung girlfriend niya dati. Yan. So, medyo malaki siya. And then, maganda din. Look. Maganda siyang pan-display. Gusto ko sana siyang lagay sa glass eh. Para mas maganda. Kasi yung nakita ko dun sa tindahan talaga ng mga ano is nasa glass siya, sa loob ng glass. So, maghahanap ako nun. Sabi nila sa IKEA daw may nakikita nun. So, maghahanap ako ng ganun. Then, lalagay ko siya para mas matagal, mas maganda yung ano niya. So, this one is yung 3D puzzle. So, samahan niyo akong buuin to. So, ipapakita ko sa inyo mula sa simula hanggang dulo. So, watch out! And, samahan niyo ako sa pagbuo nitong Eiffel Tower. So, ang sabi dito is, no tools, no glue. Just snap together. So, yeah, ano lang siya. So, hindi na nakailangan ng glue or hindi na kailangan ng tools. So, iaano mo lang siya. Pagdidikit-dikitin mo lang siya. So, let's see kung ganun natin siya katagal matatapos. So, let's go guys! Ayan. So, i-unbox muna natin siya. And then, titingnan natin kung gano'ng kadami yung nasa loob. And kung ganun natin siya katagal matatapos. So, let's go guys! Yeah. Open ko muna yung box. Ano mo siya i-open? Yan. This. Parang against the light pag dito. Let's try this way. Yan. Mas maganda pala dito. Maliwanag. So, this. So, ganito siya. Ito yung laman niya. So, let's try it out. Let's open it. Siyang instructions. Some instructions niya. There you go. So, one. Ito yung instruction niya. Instructions. Ayan. So, let's see. Ito yung pangalawa. So, tingnan natin kung paano siya gagawin. So, A. So, ano yung A? A, B.
27. So, this one yung number 27. Ito yun. So, try ko na siyang tanggalin. Meron din ako mga Eiffel Tower na painting by numbers. So, hindi ko pa na-try yung Paris na diamond painting. So, maybe next time siguro yun naman yung kukunin ko. So, ang sabi dito is number 27. Kailangan natin yung number 22. 22, where are you? So, tanggalin din natin yung number 22. So, dahan-dahan lang ako sa pagtanggal kasi natatakot ako na baka mabali ko siya. So, ayan. Let's try. Number 22. Number 22. So, kailangan mo siyang i-fold. Sabi dito, kailangan mo siyang i-fold. So, let's fold it like that. Tapos, ididikit siya dun sa number 27. Number 27. So, ganito yung instruction. So, number 22 is dito siya ilalagay. So, meron siyang butas. Meron it. You have to fold it like this too. Para makabuo. Yan. Bubuin mo siya ng ganun. So, fold it. Fold another one. Yan. So, maging ganito na yung itsura niya. Then, tsaka mo siya ilalagay dito. So, let's poke it. Poke, poke. Sobrang tahimik dito sa bahay ngayon kasi wala pa sila na sa work pa. So, that's why mamaya may maririnig na kayo dyan ng mga Korean dramas. Mayroong naglalaro. Hindi kasi kami manood ng Korean dramas. Kahit si Mother Dear, na-impluensyahan na din siya ng K-dramas. Tsaka ng mga Chinese dramas. Yan yung mga gusto niya eh. So, next. Number 25 naman yung isa. Number 25 is this one. So, number 25. So, we're gonna have to take it out too. Take it out. There you go. Then, gagawin din lang natin yung ginawa natin kanina. So, earlier, we fold it. Ah, yan na nga bang sinasabi ko. Kaya dahan-dahan lang ako kasi ayoko siyang mapilas. So, mapilas ko na nga yung kabila dun. Kung kailangan ko siyang i-glue later. Pero, let's try muna na ilagay siya dito. Baka okay lang naman. So, next guy. So, we're gonna put it over there. Right there. Dun sa katabi ni number 22. Poke the holes again. Poke, poke, poke the holes. There you go. And I'm gonna put it there inside. Insert niyo lang yung mga
Meron naman siyang palatandaan pag i-insert. So, let's just insert it. Then, yung next natin. Lagi lang natin dito yung mga kalat. There we go. And then, next, number 23. So, yung number 23, parang katulad lang din itong dalawa. So, number 23 is this one. This one. Take it out again. Take it out. There you go. There you have it. Sobrang tahimik talaga dito sa bahay. Hindi ako sanay. Pero, okay lang naman. Kasi maya-maya dadating na din sila. So, there you go. Ipo-fold lang ulit siya. Mahilig talaga ako sa mga ganito na yung mga puzzles na binubuo. Dami na ako, may mga Legos ako, meron din ako mga ano ba yan? Meron din ako nung piano, grand piano na binubuo. Meron pa akong isang hindi nabubuksan yung vintage camera. Yan. So, pupuhos ulit. There you go. Hindi kasi ako sa mga ganitong bagay ng binubuo kasi parang pag natapos mo siya, parang kahit simpleng ano lang siya, parang napakalaking achievement. Kaya talagang mahilig ako sa mga ganitong bagay. Napakadami ko pang papakita ko sa inyo mamaya yung isa ko pang ginawa, yung grand piano. Tapos meron pa ako nung vintage camera. Yung vintage camera, hindi ko pa nagagawa siya kasi pagkatas ko nung grand piano, hindi ko na siya nasundan. So, ayan ulit. So, we're gonna put it on the holes. Yun. Pasok. So, last one, we have this one. We need number 24. So, 24 is this one. 24. So, just like the other ones. Dahan-dahan lang. There you go. Sobrang tahimik talaga dito. Ayan. So, fold it again. And then, ito na yung last piece dito sa... Hindi ba pala? Meron pa palang dalawa. Ayan siya. So we have to put it again, so like that. Napaka yung ano dito, yung masayang part. Pag natapos mo siya, parang tuwang-tuwa kasi achievement siya eh. Yan. So, next. So we need number 26. 26. Ay, ito lang pala siya. Dito lang siya. Latour Eiffel. Ayan mo pa siya nakalagay. Let's stick it out. Yan o. Meron siya nakalagay na Latour Eiffel. So, I think we need to fold it again like that. Say, look at the picture.
Finold siya. Then, ilalagay natin siya dun sa unahan. So, that's number 26. Let's put it. We need to poke the holes. There we go. Poke the holes. Hindi siya kasi pag natatanggal na yung natanggal na lang po sa yung nakaharang. Okay, yun. Oopsie. Let's do it again. Ayan siya. Wait a minute. Ayan yung pumasok. Yan. Hinila ko na lang sa ilalim. Oh, mali pala. Kailangan pala nakaharap yung Eiffel. Ano nga ba? Tinignan natin doon sa picture. Kailangan nakaharap siya. Wait. Let's do it again. Practice lang yun. Practice. There you go. Ayan. Kailangan pala nakaharap yun siya. Yun, diba? Nakaharap yung ito. There you go. There you have it like that. Then next. Yun na siya. Then, ang susunod natin gagawin is yung this one, this yellow part. So, that yellow part is number 18. Let's see. Number 18. So, this one is not number 18. Let's put there. Ayan, yung mga natatanggal dun sa hole. Oh, so yung numbers. So, oh, there you go. This one is number 18. So, 18. So, oh. There you go. Then, you have to fold it again. Meron din siyang mga ganun. Tatanggalin ko pa ba siya? Parang kailangan siyang tanggalin. Pero kailangan ko na... matulis na bagay para maano siya, matanggal. So, oh, sabi dito... So, we have to, kailangan natin siyang ilagay dito sa susunod natin. Dito sa una natin ginawa. So, to put it like this. Dapat pala tinanggal ko na kanina yung mga, So, kailangan siyang ipasok yung sa butas. So, this one too. Okay. Dahan-dahan lang kasi nababali siya. Ayun. So, ayun siya. Then, ang next is, so, ganito na itsura niya. So, merong pagbabago na. Konting pagbabago na. So, next ay... Uy, medyo marami-rami ito ah. Marami-rami itong next natin. So, kailangan yun ang number 10, 1, 9, 2, at saka 30. So, hanapin muna natin yan. So, ito na yung 9, 10... Figure out
muna natin. Ito pala yung number 30. So, let's get number 30 first. There you go. So, have to put it on the holes again. There you go. Ayan, oh, diba? Medyo may kinita-kinita na natin yung ating Eiffel Tower. Ayan. Move, move, move! Ayan. Diba? Pwede pala siyang tanggalin na eh. Kung gusto mo, pwede siyang tanggalin. Tingnan natin yung picture niya. Oo, kailangan nga siyang tanggalin. So, kukuha naman ako na pantanggal. So, let's poke it. Mas maganda pala siya kung tatanggalin mo nga yung mga ano, mga butas. Mas maganda siya nung may butas. Hmm. Yun siya, oh. Ganun yung itsura niya pagka tinanggal mo yung mga nakaharang dun sa butas. Pero ang hirap niyang tanggalin. Kailangan pantusok talaga. Ba ayaw matanggal eh. You know what? I figure out kailangan na natin siyang tanggalin ulit. Oopsie. Ayan. Para mas matanggal natin siya ng maayos kasi ang hirap niya pag nandun na nakakabit eh.
Tatanggal na siya. Eiffel Tower. Tsaka isa pa yung isa kong gustong gawin sa buhay. Isa pa yun sa ano ko eh. Nasa bucket list ko. Makapunta sa Paris. Para makita ng personal yung Eiffel Tower. City of Love. Sana naman niya someday. Someday. Yan. Hirap niyang tanggalin, ha? Masyado namang maliit yung pantanggal ko, kaya tuloy. Let's try. Try it. Try. Try. There you go. Dito tayo napatagal sa pagtanggal nito eh, no? Ayan. After naman ito, dire-diretso na tayo. Dire-diretso na ulit tayo sa pag-build. Nakita ko kasi siyang naka-seal. Kaya ako siya binili. Sinatutuwa ko eh. Sabi ko, uy, Eiffel Tower. Kaya ako siya kinuha. And then, ngayon, I'm building it. I'm building it with you guys. There you go. Malapit na. Malapit na din silang umuwi siguro. So, magiging maingay na. Medyo maingay na yung bahay mamaya. Maya-maya. Kasi dadating na din sila. So, it's already... Ano ba oras na dito sa Canada? Sa Edmonton, Canada right now is around siguro mga 4:30 na. 30-something na siguro ng hapon. Last one. Kung kailan last na, nasakapan na laglag. Ayan. So, I put this back already para ayan. So, we can poke on the holes again. There you have it. Then, next one. Then, tanggalin din natin ulit to. Kasi, para matanggal natin. Wait. There you go. Iilayin ko na lang siya dun sa likod. So, let's push it. Push. And then, sa likod, iilayin na lang. Para mas mabilis.
Meron akong malaking Eiffel Tower sticker dun sa kwarto ko. Nakalagay siya sa wall. Meron pa akong painting by numbers na parang hindi ko pa yun nagagawa. Nakalimutan ko nang gawin yata. So, next time, yun naman yung gagawin ko. So, mahilig ako sa mga ganyan. Diamond paintings, painting by numbers, tapos yung mga puzzles, mga Legos, yan, mga wood puzzles, yan. Mahilig akong gumawa ng mga ganyan. Sabihin nung iba, takaw oras. Pero, nakaka-relax siya, guys. Nakaka-relax siya pagka yung tipong ginagawa mo. Lalo na yung pagka madami kang problema. So, minsan, pang ano din siya eh. Parang pan-distract din. Parang ganun. Nakakatuwa pagka ano. Kasi, syempre, parang pambawas stress din, di ba? Pagka nakikita natin na, oh, natatapos na. Ayan. Yung last project ko is yung diamond painting na custom diamond painting naming mag-asawa. So, yun yung anniversary gift ko sa kanya. So, yun siya. Ayun, nandun sa wall. Sobrang laki. 50 by 70. So, sobrang laki niya. Ito siya. Ayan. Sobrang laki. Matagal ko din yung ginawa. 2 months din yata yung inabot. Yung paggawa ko nun. So, matagal siyang gawin pero very satisfying pagka natapos mo na siya. Sabi mo, uy, worth it naman yung pagod. Kasi, tsaka yan, di ba? Memories na yun. Hindi mo na yan matatanggal dyan. Kasi, nandiyan na yan. Parang, ano na yan eh. For life na yan na nandiyan eh. Makikita ng mga anak mo, di ba? So, worth it siya na gawin. Kasi, hindi lang siya basta, ano eh. Kasi, gawang ano yan eh. Gawa ng pagmamahal, di ba? Yung tinatawag natin ng mga work of love. Kasi, hindi basta-basta yung ganyan eh. Talagang pasensya, napakahabang pasensya ang kailangan mo sa ganyan pagka gumawa ka ng mga ganyan. Kahit yung mga ganito, tinan mo. Kailangan ng pasensya. So, magtanggal nito, di ba? Tsaka hindi kasi siya yung instant na basta mo na lang, okay, tapos na. So, kailangan mo talaga isipin mabuti saan ilalagay ito. Saan ilalagay yan? Kasya ba ito dito? So, and dyan na sila. So, magiging maingay na. In the next few minutes. Dating na ang aking mother dear at ang aking kapatid. Ayan. Diba? Sabi sa inyo, magiging maingay na. Sino maingay? Ano yan? Ikaw, maingay. Ano si Mother Dear? Ano yung binili mo? Monster. Monster High. Ayan. Malapit na siyang matapos. Dito pa lang sa ano eh. Sobrang tagal na natin. Diba? Malapit na. Last na to. Yan ang aking ina. Andito na palang aking magandang ina. Dad. Nagagawa ko ng
puzzle, not na Eiffel Tower. Nagbibingo pa kayo dyan, ha? Naririnig kayo sa akin. Supraya bingo kayo, ha? There you go. Ayan na, malapit na matapos. Then, yun, finally, tapos na natin, tanggalin yung mga, ayan, diba? So, ikakabit na ulit natin siya dito, so, we gonna put it on the holes again, there you go. Ito na siya. So, next. We're gonna do... Which one? Oh, that one. Yung number 1, 9, 2, at saka 10. Kailangan natin yung number 1, 9, 2, at saka 10. Number 1. Oh, ito. Number 1, 9. Ah, 1, 9, 2, at saka 10. Ah. Malapit lang kita siya. So, there you go. Pagsasabin-sabinin lang siya. Like this. And then wait, mali, kailangan siya sa loob. Siya ipapasok sa loob. Wait a minute. Let's try it again. So, kailangan muna siyang ipasok sa loob. Like this. Nakaharang. There you go. So, kailangan talaga siya sa loob. Oh yeah, kaya pala sabi. So, kailangan siyang ilagay sa loob. That one. Then this one. Yun.
Tapos, next, ito naman. Kaya pala sabi, wait lang. Kaya pala ito. Kailangan itong tanggalin kasi dito natin siya ilalagay. Kailangan mo na siyang mailagay dito. Ano siya ilagay sa loob. Ganun. Tama ba? Ganito siya. Ayan. Then, tsaka natin siya ilalagay dito. Ayan. Tapos ito din. Kuha ko din. So, kailangan siya dun sa loob. Ayan. So, next. Ang next na is number 15. Yan yung number 15. So, ito yung number 15. Yung itsura niya. Tara. Ayan. So, tanggalin na natin itong mga to. Para hindi mahirap tanggalin mami. Go. Go. Ayan. So, tapos ipo-fold lang ulit siya. So, ilalagay siya. Pabaliktad pa ganyan. So, over here. Ayan. Pataas siya pa ganyan. So, let me just do it.
kailangan siya pumasok dun sa mga holes. Mahirap siya ipasok sa uno, pero pagka nasimula naman siya, okay na siya hanggang dulo. Ayan, sasakto na din siya dun sa butas. There you go. So, lahat medyo i-press lang. Ayan, para hindi mas matibay. And then, ito. So, kailangan siguro natin siya i-fold like this. Ayan. So, next, number, dito yung 15, so number 19. Number 19. Ito, this one, number 19. Ayan. There you go. Tanggalin na ulit natin itong mga to para hindi tayo mahirapan mamaya. Yun. So, ito ay ilalagay daw on top of this one. Wait a minute. Oh, okay. So, may holes ulit dito. Kailangan mo lang siyang ilagay sa top. Top. Like that. Like this. On top. The other one. Yun. Kung pumasok na yung isa eh, dire-diretso na siya, sunod-sunod na. Yun. Okay, next, that's two. Ayan, diba? So, ganda na itsura niya. Next natin is uy, dun siya sa loob. So number 16, 36, 35, 33. Yeah. Dun yung next number letter D. So, 17, 36, 35, 20, at saka 33. So, hanapin muna natin yung number 17. 17 ito. This one. Poke. Then fold.
example dito, dun siya sa part 9. So, dun sa side. So, dito siya sa hole na to. This one, like this. Like this. Yun. Pasok. Pa ganun po. O nga, palabas. So, next ay number 20 is this one. So, kapares lang siya ng number 17. This one, number 20. So, fold again. Number 20 is katabi ng 17. So, dito siya. Dito. So, you just have to put it there too. Okay. So, ganun siya yung gano'n yung tsura niya. So, next is number 35. Yun. Number 35. Ayan. So, pares lang din ng 20 tsaka ng 17. Then, you fold it too. Fold. Then, number 35 is katabi ni number 20. 20. And here. There. Oops. Nabuksan to. Kaya kailangan talaga ididiin mo siya para mas matibay siya. Wait. There you go. Yan. Yes na siya. So, yan. And then next. Number 36. Number 36. Ito siya. 36. Then, fold it again. So, dito siya. Katabi ng number 35. Dito. Oh, nabuksan na naman. Medyo nakikita na natin yung kalalabasan. So, next is the yellow one, 33 is this one. So, kailangan din natin tanggalin. Ano yung pantanggal ko? Ayan. Medyo madami din siya ng ganun. So, tulak lang natin. Tulak. There you go. There you have it. Yan. Diba? Iglip muna ako. Ito ko na.
Malapit na siyang matapos. And then, fold again. Fold. And then, ilagay daw siya in front of this one. Ayan, dito daw siya. Hirap talaga siyang ipasok nito. So, kailangan siyang ganun doon. Ang ganyan naman ito. Kailangan kasi ilulubog mo siya eh, para hindi siya matatanggal agad. So, yan. Yeah. So, yan. Tower na siya. So, next one is number 16. Ah, yun pala yung number 16. Yung katulad din ito. Number 35. Ito natin. Yun. Number 16. This one. Meron din siya nitong mga to. Tapin ko lang ulit siya. Medyo nasasanay na akong magtanggal nito ah. Dami kasi. Ayan. Iniwan na ulit nila ako. Umakyat na sila sa taas. Yung isa, bumaba na. Maglalaro na. Si mama, tutulog daw muna siya. Iidlip muna. Yan. Ganyan lang yung work, work, work dito. After ng work, uwi ng bahay, pahinga. Yan. Sarap lang sa Pinas eh. After work mo, hindi ka pang mangapit bahay para chumika saglit eh. Dito wala. Walang chika-chika sa kapit bahay. Madami din namang Pinoy, kaso yung iba malayo sila dito sa bahay. Yung mga kaibigan ko. Yung malalayo yung bahay nila. So,
Minsan-minsan lang magkita. Tsaka yun nga, kasi busy sa mga trabaho. Merong mga busy sa pag-aaral. Diba? Yung iba naman, syempre, may family na. Busy sa mga anak. Yan. So, totoo naman yun sabi na nga nila. Pagka habang tumatanda ka, yung kaibigan, mga kaibigan mo parang paunti na din ang paunti. Pero may mga kaibigan pa rin talaga na kahit di mo, di kayo nagkikita, ganun pa rin yung closeness nyo. Yan yung mga pinsan ko dyan sa Pilipinas. Kahit hindi kami mga lagi nagkakausap at hindi nagkikita, close pa rin kami. Pagka mga nagkita-kita talaga namang todo bonding, ganyan. Tsaka pagka mga nagkausap, ayan. Diba? Update-update sa buhay. Kasi wala eh. Syempre, may mga work na. May mga family na. May mga anak. So, yun na yung mga priority natin sa buhay. Hindi katulad ng mga bata tayo. Laro-laro. Nilala ko nun kami. Laro-laro kami kasi malapit kami sa palayan. Minsan eh. Punta kami sa irrigation. Titinambling kami dun sa mga dayami. Yung mga dayami dun sa palayan eh. Yung pagkatapos mag-ani, tapos may dayami, tatambling-tambling kami dun. Ganun kasi yung kabataan. Wala pang mga gadgets-gadgets nun. Laro-laro lang. Luto-lutoan. Yung mga luto-lutoan. Yung mga hala-halaman dyan sa labas. Yun ang mga ano namin. Kunyaring gulay. Hindi mo. Tapos gagawa ka ng Barbie doll mo. Gawa ka ng paper doll. Yan na yung mga unang panahon. Unang panahon na. Kala mo naman. So, yan. Natapos na natin. So, fold it again. And then, ilalagay din natin siya dun sa kabilang side naman. So, dito naman sa side na to. So, like this. Mahirap talaga siyang i-ano eh. Mahirap siyang ilagay, guys. Pero, subukan natin. Ayan. Oh, mas mabilis to kaysa dun sa kabila. Yung isa kanina, ang hirap niyang ilagay. Ayan. Oh, diba? Ayan na yung itsura. Medyo, nakikita-kita na natin yung ano. So, next. Dito na tayo sa letter E. So, medyo malapit-lapit. Malapit-lapit na tayo matapos. Letter E. So, number 4. Let's find number 4. Oh, ito pala number 4. Number 4. Kala ko maliit lang siya. Yung pala hindi eh. Number 4 yung yellow. So, ilalagay siya on top. So, tanggalin lang muna natin ulit itong mga to. Hirap naman. Tanggalin. Ayan. Ayan. So, ilalagay natin siya on top. Kailangan pang hanapin kung paano siya ilalagay. Ay, kailangan pala muna siyang i-fold. Ganito pala siya. I-fold mo muna.
So, baliktad pala yung lagay natin. So, pag ganito pala siya dapat. Mahirap siyang i-shoot. Pero once naman naman na nakuha mo na yan, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na siya na mailalagay. Hanapin mo lang yung butas. Butas! Saan ka na? Yun. Yung mahirap siya, ha? Challenging. Ayan. Yun pa yung isa kung gusto. Kaya ako nagagawa ng maganto. Challenge siya. Do you accept the challenge? Yes, yes, yes. So, mahirap siyang ilagay. Pipilas siya, kaya kailangan dahan-dahan ka lang. Ayan na. Gaganto ko muna. Ipapakita ko na lang kapag ka nakapasok na siya kasi mahirap na nakaangat eh. Ayun. Sakto na din siya. So, ayan guys. Ayan siya. Ipasok na siya dun sa lahat ng butas. Medyo mahirap nga lang siya. Challenging talaga. So, ayan. Then, the next one is number 34. Number 34. Ano siya dito? This one. Number 34. Oh, malapit na matapos ha. Paunti na ng paunti yung pieces. Ating puzzle pieces. Paunti na ng paunti. There you go. So, kailangan natin siyang paano ba siya? So, you just have to put it on top of this one. Tap lang siya. Oopsie. Natanggal. Ayan. O, diba? There you go. There you go. There you go. Ayan. O, diba?
The next one is F. So in F, we need 14, 5, 7, 31, at saka 6. Yan, dami. So, unahin muna natin yung number 14. Number 14. This one. 14. Meron na naman siya ng mga nakaharang sa butas. So, we have to take it out again. Napit na siyang matapos, guys. So, meron pala siya doon na holes pa din. Ako, tanggalin na din natin siya. There you go. So, number 14, dito siya. There you go. And then, then number 5, 6, and then 7. So, kailangan ulit tanggalin yun. Ano ba? Ay, mali. So, kailangan pala siya eh. Ito pala yung, ay, nasan ba yung loob nito? Hindi, tama na. Pala yung loob. Tsaka labas. Malapit na siyang matapos. Here go. One. There's another two.
Ayan. So, matatapos na natin. So, let's do it. Ayan. So, tapos, ang sabi dito, there's something in the middle. Ayun, yung red. So, that's number 31. Kailangan natin siyang ilagay dun sa gitna. Number 31, let's find it. Oh, there you go. Number 31. Lapit na siyang matapos kasi paunti na lang paunti yung so, may naiwan pa. So, kailangan mo siyang ilagay dun sa middle. So, like this. So, ito din. This. Ito. Then, tsaka natin siya ididikit dito. So, ganyan siya. Yan. So, tsaka natin siya ididikit dito. Kailangan mapasama siya dun sa gitna. Ayan. So, ganito na yung itsura niya. Ayan, o diba? Lapit na siya kasi andito na tayo sa letter G. So, we need number 11. So, 11 this one. 11. Tanggalin na ulit natin.
Kailangan natin siyang ilagay dito sa taas. Ayan na, tumataas na yung ating Eiffel Tower. Diba? The next is number 29 at saka number 28. This two. Last two pieces dito sa natin. Ano. Ito wala na. Hold on na itong isang to. So, ifo-fold ulit siya. Fold. Then, okay. Dito naman siya sa maliit na holes ilalagay. So, dito siya sa maliliit na holes ilalagay. So, let's try it. There you go. Then, hindi pa malapit na siyang matapos. So, itong number 12. Number 12. So, ito yung number 12. Ayan. So, dito lang ulit siya. On top. Hirap talaga siyang ilagay. Pag una. Pero once naman na ilagay mo na yung isa, sunod-sunod na siya. Like that. Ayan. So, yan yun. Next, and then, so, H na tayo, so last one. So, 21, 8, 3, 13. So, unahin muna natin yung 21 at saka yung 8. So, ito yung let. Ito yung number 8. At saka number 21. Oh, number 21 is this one. 21. 21.
Then, kailangan mo lang siyang pagdugtungin. So, ito. Number 8 at saka yung number 21. Ito ba dapat? Yun. Yan. Kailangan mo lang siya isagad dun sa dulo. And then, so, sabi yung number 3 is, kailangan mo siyang ipalibot dito. So, open natin yung number 3. So, this one is number 3. Yan. So, fold-fold lang siya. So, kailangan siyang ipalibot dito. So, ano kaya siya? Oh, okay. So, lalagay mo siya sa taas na ganyan. Like this. And then next is, so ito is ilalagay natin dito sa taas. Yan, magsakto siya dun sa butas. So, ayun. Then, kailangan pa siyang ilagay pa. More pa, more. And then, last piece is, yun, sa taas. So, number 13. So, ito yung number 13. There you go. Kailangan siya sa taas. Sa taas. Wait.
there you have it, everyone. So, natapos na natin yung ating 3D puzzle ng Eiffel Tower. So, there you go. So, eto siya. Eto yan. So, ito na. Natapos na natin yung ating 3D puzzle. Diba? Dami ng mga kalat natin kanino. Mga natanggal natin. So, tapos na siya. There you go. Yan. Thanks for watching, everyone. Bye-bye! Yan na yung ating Eiffel Tower. Diba? Worth it. There you go. Thanks for watching. Eiffel Tower. Bye, guys.